Mataas ba ulit ang magiging placement ng Pilipinas? True kay Iona Gibbs sa Miss Intercontinental 2023 na ginaganap ngayon sa Egypt. O baka naman magiging winner siya. Mapapansin niyo dito sa video na this is the official send-off ni Iona Gibbs representing the Philippines para sa Miss Intercontinental 2023. Yan. So with all the luggage and syempre yung outfit niya, tapos yung hinahawakan niya na bannering the Philippine flag kasi nga siya ang flag bearer ng Philippines sa Egypt. So she won the title ng Mutya ng Pilipinas 2023 and gaining the license or the rights to represent the Philippines kasi nakuha ni Miss Cory Quirino yung franchise ng Miss Intercontinental Philippines. Kaya ayan, si Iona Gibbs will give her best shot para mapanatili natin ang high placement sa Miss Intercontinental. So ayan, kung mapapansin nyo rin na parang mas kakaunti yung sumalubong sa kanya, yung mga fans or yung mga pageant vloggers na pumunta doon sa kanyang send-off. Pero anyhow, at least merong pumunta para mag-cover, para i-interview siya kung ano yung mga thoughts niya and syempre para humingi ng tulong para sa atin to ponder our votes, our support para sa kanya and para na rin sa Pilipinas para consistent yung placement streak natin sa Miss Intercontinental. Before we continue, follow nyo ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, thank you so much ha. So far, maganda naman yung placements natin from the past edition ng Miss Intercontinental. So magsisimula tayo sa 2015. So si Christy McGarry, first runner-up siya noong 2016. Si Jennifer Ruth, top 15. 2017, si Katarina Rodriguez, first runner-up. Tapos si Karen Galman naman noong 2018, siya po yung winner. And then 2019, si Miss Emma Tiglao, top 20. And then 2021, Cindy Obenita, siya po yung winner. Ayan. Tapos nung 2022, si Gabriel Basciano, I believe top 15 siya. Pero nasa semifinalist, pasok siya. Kaya straight talaga yung ating placements sa Miss Intercontinental. Pati na rin ang Miss Intercontinental, meron na rin silang pa-sashing ceremony. So mukhang naging sacred na no, ang mga sashing ceremony, recognizing officially ang mga candidates bago magsimula ang pageant. At isa na nga ang Miss Intercontinental, recognizing Philippines as officially na participating sa pageant na ito. Yung kanyang face value, makikita nyo dito sa kanyang crowning ceremony or crowning moment as Mutya ng Pilipinas, curly yung hair niya. And yung aura niya, no, mapapansin mo na ang best asset niya sa face is yung kanyang almond-shaped eyes. Tapos, regardless kung ano yung hairstyle bagay sa kanya, kasi alam mo yun, nakikita mo sa kanya yung expression na konting change lang, magbabago yung vibe niya. Kaya natutuwa ako sa expression ng eyes niya, napaka-expressive, tapos kahit konting ayos lang, ang ganda ng resulta. So, yan yung isa sa mga asset niya. And yes, she is really photogenic, facially beautiful, tapos pwede mo talagang ipantapat sa mga malalakas na candidates sa Miss Intercontinental. At pakinggan naman natin yung kanyang speech habang nagsisend off siya sa airport. I believe that I should be the next Miss Intercontinental because I am coming onto that stage with a mission to connect the continents. From the word intercontinental itself, we are going for interconnecting everybody around the world. And as somebody who has come from many different continents as well, I know just how it is to bring people together and to bridge gaps, bridge differences, and to be the voice that people need in order to come together for a cause. And so I am so excited to be wearing my country, the Philippines, on my heart and representing you guys all on the international stage. It is an honor. At syempre naman no, meron din silang pa-voting ang Miss Intercontinental. Kaya, i-vote na natin si Iona Gibbs for the Philippines. Kaya magbayanihan din tayo, hindi lang sa Miss Earth, kundi pati na rin sa Miss Intercontinental, no? So, how to vote? Punta lang kayo sa
missintercontinental.choicely.com. Ayan. So, same procedure. And, ayan, kung gagamit kayo ng GCash, pwedeng-pwede. I-explore nyo na lang. Pero kapag hindi, yung plastic yung gagamitin. Pero, anyhow, makakatulong ito para sa chance ni Iona Gibbs na ipagpapatuloy yung placement streak ng Pilipinas sa Miss Intercontinental. Kaya, ilalagay ko din yung link dun sa description box ng video na ito para hindi kayo mahirapan, o kaya pati na rin sa comment section para at least doble-doble na, no? Ayan. Para sa mga nagtatanong kung kailan yung coronation night ng Miss Intercontinental, that will be on Friday, Philippine time, December 15, 2023. Since mas nauna tayo, so malamang sa malamang, madaling araw na dito habang ginaganap yung Miss Intercontinental. So, probably siguro mga, or alas 12, mga ganun. Pero basta, gabi na dito, or malalim na yung gabi bago magsimula yung actual pageant talaga. Kaya, I'm not sure kung makakapanood ako ng live, pero magkakaroon ako ng reaction video. Especially sa performance ni Iona Gibbs sa Miss Intercontinental. And hopefully, may pagpapatuloy niya yung placement streak para sa Pilipinas kasi ang ganda ng record natin. Nakadalawang winners na tayo for this past 5 years, 5 or 6 years. Tapos may mga runners-up din. Kaya, ang ganda talaga ng record natin. Mabango ang Pilipinas sa Miss Intercontinental. Kaya, ang question ko dito is, ano kaya ang magiging placement ni Iona Gibbs? Will it be top 15 or baka mas higher ulit? So, tingnan na lang natin yung performance niya. Pero for sure, sana positive para hindi tayo ma-unplace. Ayan. Pero wag naman sana, no? So, anyway, I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially about Miss Intercontinental. So, thank you and sana subaybayan niyo pa ako sa mga iba pang pageant-related topics, non-pageant vlogs, and sa mga reaction videos ko. So, that's it guys. Thank you and always stay positive.